Everyone, masaya po ako ngayon. Isa po sa magandang tips po para makaipon ang paluwagan. Kakasweldo ko lang po ngayon at I'm so happy. Naipon ko po ng 2 years, hindi ko kinuha lahat. Talagang nagpahuli ako sa number ng paluwagan. At ito po lahat siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Secret po kung ilang 7 yun. Pero maganda na po itong pampuhunan sa Pilipinas. Ipapalit ko po ito ng dollar at para lumaki ang kanyang rate. Kasi pag dirham, times 5 lang sa peso natin. Medyo mababa. Mas tataas kapag naging dollar to. Ang 1,000 dirham ay 100 dollar. Okay, di ba? Maano na po 'yun, malaki-laki na. Kaya po kayo po mag-isip-isip na po kayo, mag-ipon na kayo, umpisahan niyo na ngayon. Kailan ka pa mag-iipon, mga kabayan? Mga OFW diyan, kahit paunti-unti. Ilang tiis ko rin tong hindi bumili ng mga gusto kong kainin. Hindi ako nag-shopping masyado. Tiis-tiis talaga. Kung kailangan magtipid, magtipid. Tapos, kung wag magdadala rin ng pera kapag day off, mag-ano ka lang ng sakto talaga sa pamasahe mo, sa pagkain, para hindi ka maka-shopping talaga. Ang hirap talaga kasi tiis talaga. Para hindi ka makagastos. Saka umiwas ka rin sa barkadang palagastos. Ang hirap din kasi parang madadala ka kapag magastos yung kasama mo. Pero nasa sayo na talaga yun eh. Ang sarap talagang hawakan kasi talagang pinaghirapan mo. Tapos, kailangan may ano ka talaga eh, sa utak mo. Yung, ano ba tawag dun? Yung may paglalaanan ka sa sasahurin mo. Kung sasali ka sa paluwagan, kailangan yung plano mo or goals mo ay hindi para bumili ng gamit or ano pa man. Kailangan pang negosyo or yung kikita ka rin kasi kapag inisip mo lang bibili ka ng ganito, ng ganun, tapos hindi rin babalik ang pera, wala lang. Kailangan mag-isip tayo ng paraan. Kasi mahirap ang buhay talaga. May narinig ako, pinanganak na nga tayong mahirap, mamatay pa rin ba tayong mahirap? Doon ako nakapag-isip. Hindi abang buhay, mahirap tayo. May, kahit hindi sobrang yaman, simpleng buhay lang, at least nakakaraos, di ba? Kaya kabayan, kaya natin yan. Sa mga OFW dyan, gusto kong ma-inspire din kayo mag-ipon. Pare-pareho lang tayo ng nararanasan. Oo, minsan kapos. Padala lahat. Pero mag-isip na po kayo, huwag nyo ipadala lahat. Ako, medyo naisip kong mga 1 year na. Huwag ipadala lahat. Kalahati lang. Magtira tayo para sa sarili natin. Kasi kapag nagkasakit or emergency, tapos wala silang naiipon, tayo rin ang nga. Ang hirap umuwi ng walang-wala. Makapag-enjoy ka man lang sa buhay or ma-spend mo man lang yung pinaghirapan mo, di ba? Mag-isip na po tayo sa ngayon. Dream, dream, dream. Para po sa future, sa anak, at para sa sarili. Para po sa ating kinabukasan. Maghulog na rin po kayo ng SS, pag-ibig, or savings para sa sarili nyo. Ang hirap kasi tumanda ng walang-wala. Naisip ko na rin po yan. Mag-isip-isip na po tayo ngayon. Kasi kinabukasan, di natin alam buhay natin. Bigla-biglaan lang. Ngayon, malakas pa tayo. Eh, mga ilang years, di ba? Kaya, kaya natin yan. Smile pa rin sa hirap ng buhay. Makakaraos din po tayo. Basta po, it's a good news for me. Yeah. Kayo po dyan. Sumali na po ba kayo? Paano yung mga ipon nyo dyan? Comment lang po kayo kung ano yung mga paraan nyo. Paano makaipon? Sa susunod po uli kapag naging dollars na to. Salamat po sa panunood. Happy, happy lang. Think positive po lahat. Kahit tinitigyawat yan, smile lang po tayo. Love ourselves and be happy. Ganun talaga ang buhay.
Ako kasi malapit na rin umuwi, kaya sobrang happy. Sana po lahat dyan happy. At ingatan po ang sarili, mahirap magkasakit. Buti ako hindi ang nagkasakit dito. Kaya love yourself talaga kapag pagod. Huwag masyadong magpakabayani. Kasi ganun din eh, pag nagkasakit ka, hindi ka nila alagaan. Kaya mahirap magpakabayani ng sobra. Gumawa rin tayo ng paraan para makadiskarte. Sige po, salamat na po. God bless you all. Thank you po. Salamat. Ipo na po ha. Umpisahan na ngayon. Huwag bukas. Ngayon na. Salamat po.